Hi guys, maganda at pinagpalang araw po sa ating lahat and welcome back to my channel. Guys, mapapansin nyo, no, itong empty box na ito. Ito ginawan ko ng content noong nakaraan, no. Nabili ko lamang yan guys, pares na sila ng 500. Gawa nang yan ay puro sira na at marami ng damage. So kahit yung speaker niyan, puro kalawang na, ganun din yung tweeter niyan, durug-durug na, no. So binilihan ko ng voice coil yung kanyang tweeter. At ito namang mga speaker niya ay pininturahan ko. And then yung mga box niya guys, marami na rin damage. Sira na rin yung kanyang mga corner, yung kanyang handle, yung kanyang speaker terminal. So lahat yung pinalitan natin. So ngayon guys, tinanggal ko yung mga laman lahat niyan. At yung kanyang mga speaker ay inilagay ko dito sa dual L-ported natin. Guys, yung dating nakaload dyan sa dual L-ported natin, ito yun ano. So inilipat ko sa dyan. Dahil nung gumawa ko ng L-ported na yan, ay wala pa siyang speaker. So, kinuha ko yung speaker nito at siya kong inilagay dito. So, ngayon guys, yung speaker naman nito, tinanggal ko at ito na siya ngayon. Ngayon yung tweeter niyan guys, gagawa natin ng sarili niyang box. No? At siya natin na imamats dito. So, hiwalay na siya. Hindi na siya yung talagang, hindi siya naka-built-in na magkasama sila. O pwede na din siyang imats din dito sa ating subwoofer, ano. So guys, i-update ko kayo kung paano ko gagawin. Tara. Okay guys, ano, ito na yung ating box ng mga tweeter, ano. So mapapansin nyo guys, puro scrap yan, ano. Pinagdikit-dikit natin ilalim at ibabaw niya, puro scrap lahat yan. So ayun siya guys, dyan ang galing yan, ano. So pinagdikit-dikit natin. Hindi ko nga lang guys nagawa ng video kung paano ko ginawan. Gawa ng ang dami natin kasing gawa ng mga nakaraan, ano. So isiningit ko lamang yan guys. Gusto ko lang magawa ng content. So guys, may napulot tayong handle. Ito oh. So tinanggal ko. Galing ito sa pinaglumaang mga ano, component. So siya kong idikit dito, no. Lalagay natin. And then guys, ito naman mga tubo galing sa paa ng lamesa. So, kinawa ko siya guys, ano? At nilagari ko siya ayon dun sa sukat niya. Tag ito guys, lalagyan natin ng plunger. So, magiging stand ito. Gagawin ko ng plunger yung dual box doon na L-ported. Tapos itutusok na lang natin siya, guys, ano? Lalagyan ko ng plunger ito sa ilalim dito, ano? Yan. Para siya nating itutusok na lang siya, guys, ano? So, tara guys, i-update ko kayo. So, nga pala guys, ito yung kanyang, ano, no? Yung kanyang home tweeter. No? So, ito guys, durug-durug na rin ito nung dumating sa akin. So, bago na yung kanyang mga voice coil, ano? Ito yung pinaglumaang voice coil niyan. Ito guys, oh. So, durug na, no? Okay, tara guys, i-update ko kayo. So, kung paano ko siya gagawin. Tara guys. Ito na siya guys, ano? So nalihan na natin, napulido na natin siya. So medyo kumilis na siya. Kakabit na lang natin yung kanyang bubutasan ko pala guys. Bubutasan ko pa yan ng plunger, ano? So umorder pa ako sa Shopee. Wala pa talaga, hindi pa dumarating, ano? So masamantala, ganyan na muna siya guys. Hintayin natin dumating yung plunger and then bubutasin natin. Nga pala guys, pa-upomanin na dahil hindi ko siya nagawa ng video kung paano ko siya inassemble. So, yun yung kanyang disenyo. So, naka-slant po siya paloob, no? Papansin naman ninyo, naka-slant paloob. So, ganyan po yung kanyang itsura.
Mula yan guys sa mga scrap na plywood, ano, na one half marine, no? Yan, no, one half lang siya. So pinagdigit-digit natin guys, pira-piraso kasi yan. So hanggang sa baba, no? Ayun, digit-digit. So naglagay na ako rito guys ng pinaka ano niya. So para magiging lumalabas na parang paana lang din siya, no? So ayan, ano? Mula ibabaw hanggang ilalim ay puro mga scrap yan na pinagdigit-digit lang natin. Kaya guys, may papayo ko lalo sa mga DIYers na gaya ko. Kung kayo may mga scrap, huwag niyo tatapon, no? Itabi niyo kahit yung kalitliitan. Yung talagang sa palagay ninyo may pwede pang mapakinabangan. So itabi niyo balang araw ay magagamit niyo rin 'yon. Okay guys, ano, ito na yung kanyang plunger, ano? So bumilog na ako. Ikakatan lang natin 'yan, ano? At ilalagay natin itong metal plunger. Tara guys. So guys, bali ganyan ang magiging itsura niya, no? So nakatusok na lang yung kanyang tweeter dun sa ating speaker. So kahit saan siya guys, ano, all around siya, pwede mo siyang ikabit kung meron kang plunger, ano? So pwede mo lang itusok. So guys, ganyan ang kalalabasan niya, no? So okay na siya guys, ano, naikabit na natin yung kanyang mga speaker corner, yung plunger, tapos yung speaker terminal at yung handle. Ito na siya guys, ano. So ikakabit ko na lang guys yung kanyang tweeter. So ito, ano, hihinangin ko na lang, kakabit ko na lang siya. So ito na siya. Okay guys, kabit ko lang yung tweeter. Okay, ito na guys yung ating finished product, ano? So gawa na siya. Okay guys, try natin kabit ngayon doon, ano? Nakakabit na yung kanyang mga tweeter at yung kanyang mga accessories. So tara guys, ikabit na natin. Tara guys, kabit na natin. Tingnan natin kung ano kanyang magiging kalalabasan. So ito na siya guys, ano, yan yung kanyang finished product. Okay guys,
Kung nagustuhan nyo itong aking munting video, huwag niyo pong kalimutan, pakipindot po ng subscribe button, notification bell, and pa-share and pa-like rin po. At ang pag-ibig, pagpapala ng ating dakilang Diyos ay sumating lahat. Maraming salamat po.